Magandang gabi, Oriental Mindoro, mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamara Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Newsline. Ika-10 sa buwan ng Setyembre, taong 2021 at sa ulo ng ating mga balita. 2 pang kaso ng Delta variant na itala sa lalawigan. NFA patuloy na bumibili ng palay sa mga lokal na magsasaka. At diwa ng bayanihan, buhay pa rin sa gitna ng kalamidad at pandemya. At sa detalye ng ating mga balita, nagsimula na ang pamahalaang bayan ng Bako sa pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga residente ng kanilang munisipalidad na mga tahanan ay nasa lanta at nawasak dulot ng nagdaang bagyo. Sa nagintala ng LGU, sa mahigit 280 ang napaulat na totally damage habang 1,940 ang bilang naman ng partially damaged houses. Ang detalya sa ulat ni Jacqueline Ical. Sinimula na ng pamahalaang bayan ng Bako ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga residente ng kanilang munisipalidad na ang mga tahanan ay nawasak dulot ng mga nagdaang bagyo sa lalawigan. Nagbigay ang Department of Budget and Management ng 4.5 million pesos sa lokal ng pamahalaan ng Bako bilang karagdagang pondo sa mga disaster response ng naturang bayan. Sa pamumuno ni Mayor Reynaldo Marco, ang laang pondo ay naibigay sa mga kabahayang nasira ng kalamidad. Sa naging tala ng LGU, nasa 280 ang napaulat na totally damage na makakatanggap ng 5,000 piso, samantalang nasa 1,940 naman ang bilang ng partially damaged houses na mababigyan ng 1,600 piso. Ayon sa LGU Bako, bagamat maliit ang halaga ay nagsusumikap anila sila na maipadama sa mga Bakuwenyo ang pagkalinga upang mahatiran sila ng tulong sa mga panahon ng kalamidad dagdag pa ang nararanasang pandemya. Inaasahan naman na ang halagang natanggap ng bawat beneficiaries ay makakatulong sa rehabilitation ng mga kabahayan na nasira upang maging handa sakaling may dumating pang kalamidad. Isang mobile registration ang isinagawa ng San Teodoro Municipal Civil Registrar Office sa Barangay Takligan. Layunin nito na maiparehistro ang mga mag-aaral at ilang katutubong mangyan ng lugar na walang rehistro ng kapanganakan o birth certificate. Sa pangunguna ng San Teodoro Municipal Civil Registrar Office, nagsagawa ang mga ito ng isang mobile registration. Nagtungo ang mga kawaninang nasabing tanggapan sa Barangay Takligan upang magbigay ng serbisyo sa mga mamamayan roon. Maraming residente ng naturang barangay ang sinamantala ang gawain upang hindi na sila magtungo sa mismong tanggapan ng Municipal Registrar para lamang magparehistro. Dahil panahon ng pandemya, inarapat ng tanggapan na magsagawa ng ganitong uri ng gawain na naglalayong maiparehistro ang mga mag-aaral at ilang katutubong mangyan ng lugar na walang rehistro ng kapanganakan o birth certificate. Mahalaga ang nabanggit na sertipiko dahil ito ay isang dokumentong maaaring maging paraan ng pagkakaroon ng legal na pagkakakilanlan. Bukod pa rito, kinakailangan ang birth certificate sa pagkuha ng iba pang mga dokumento gaya ng passport o kaya ay para sa pagpasok sa paaralan, pag-a-apply ng trabaho at iba pa. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode.
Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime. Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learned about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Inesponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Ngayong nalalapit na muli ang anihan ng palay, hinihikayat ang National Food Authority o Orienta Mindoro ang lahat ng lokal na magsasaka sa lalawigan na magbenta ng palay sa kanilang ahensya. Ang balita ay hahatid sa atin ni Jacqueline Lican. Sa nalalapit na anihan ng palay, ipinabatid ng National Food Authority Oriental Mindoro sa lahat ng lokal na magsasaka sa lalawigan na patuloy ang kanilang pagbili ng palay sa halagang 19 pesos kada kilo. Ayon kay NFA Oriental Mindoro Acting Branch Manager Kathleen Gonzalez, as of September 9, mayroong 27,000 bags ng NFA rice ang kanilang warehouses. Dahil magsisimula pa lamang ang anihan, nasa 400 na sako pa lamang ng palay ang kanilang nabibili. Dagdag pa dito ni Branch Manager Gonzalez, bukas anila ang apat na warehouse sa pagbili ng aning palay ng mga magsasaka, individual man o samahan. Matatagpuan ito sa lungsod ng Calapan, Nauhan, Pinamalayan at Rojas. Sa kasalukuyan, ngayon po September 9, 2021, meron po tayong 27,000 bags ng NFA rice. Located po ito sa GID Calapan, GID Nauhan, GID Pinamalayan at saka po sa GID Rojas. As of today po, wala po tayong palay dahil magsisimula po pa lang po yung anihan. Nag-start lang po kami ng procurement operations namin kahapon. So, meron po kaming 400 bags dito po sa GID Calapan. At umaasa kami na madadagdagan pa ito dahil papalapit na po yung ating procurement operations. Dulot ng pandemya, nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga magsasaka upang sila na ang magtungo sa mga ito para bilhin ang palay na ibinebenta. Gayun din ay ipinapaliwanag ng NFA ang proseso sa pagbili ng mga ani ng mga ito. Ngayon nga lang po, medyo sumusunod po tayo sa health protocols. Kaya po, yung meetings po with the farmers, medyo iniiwasan po namin na magkarami po yung tao. So, ang ginagawa na lang po namin by area po, pinupuntahan po namin yung mga farmers na gusto pong magsulong ng palay sa NFA. At yun po ay pinapaliwalag namin sa kanila kung paano po yung proseso ng pagsusulong po ng palay sa NFA. Samantala, ang pamimili ng palay ng nasabing ahensya ay isa sa mga programa ng pansuportang pamahalaan sa mga magsasaka na kung saan nagtatakda ang pamahalaan ng support price sa pagbili ng palay upang tiyakin ang sapat na kita ng mga ito. Layunin din ng procurement program na makalikom ng sapat na buffer stock upang tugunan ang pangangailangan ng bansa para sa food security. Samadala, may panibagong dalawang kaso ng Delta variant sa lalawigan mula sa bayan ng Rojas.
Ayon sa gobernador, kapwa declared recovered na ang mga ito, subalit kailangan pa rin sundin ang protocol kabilang na ang masusing contact tracing, testing at quarantine pa rin ang paiiralin. Makalipas ang halos isang buwan, dalawang kaso na Delta variant ang muling naitala sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ito ayon kay Governor Yumerlito Dolor ay mula sa bayan ng Rojas. Kapwa anya declared recovered na ang mga ito, subalit mahigpit na tagubilin ang sundin pa rin ang protocol kung saan ay sasailalim muli ang mga ito sa mahigpit at malawakang contact tracing at quarantine pa rin. Meron na naman pong panibagong naitala. Nakakalungkot po ito, makalipas ang isang buwan na wala tayong naitalang bagong Delta variant, meron po tayong naitalang dalawa na inilabas po ang resulta kagabi at ito po ay nagmula sa bayan ng Rojas. Samantalang ang dalawang ito ay declared recovered na. Sila po ay na-confine sa ospital, ngunit declared recovered na. So ang ibig sabihin, magaling na sila ngayon. Kasalukuyan pong nakakaroon ng malawakang contact tracing sa kanilang mga na-contact, nagkaroon ng contact or exposure. At pagkatapos po, ang bilin sa atin ng PHO kanina sa aking pakikipag-ugnayan, sisiguraduhin sila po ay matitest, maka-quarantine, upang siguraduhin hindi nakakalat. Kasi kung natatandaan po natin, nung nagkaroon po tayo ng Delta variants bago mag-August 1, dahil sa ating nasigurado na maayos ang contact tracing, hindi na po ito nadagdagan. Na-test agad at hindi na din po ito nadagdagan. So ang ating pag-asa at ang ating nais, malawakan ulit na contact tracing para din sa dalawang Delta variant cases natin, matest po agad, ma-quarantine lahat ng nagkaroon ng exposure at wala nang mahawa pa. Ayon pa rin kay Governor Dolor, nasa 1,800 katao ang umuwi sa lalawigan sa ilalim ng programang Balik Probinsya para sa mga nawalan ng trabaho nakaraang 4 at 5 na Setyembre. Bukod sa mga ito, mayroon ring mga essential travelers na naitalang bumiyahe papasok ng probinsya na mahigit sa 700. Kaya naman sa nakalipas na araw ng September 4 at 5, tinatayang nasa mahigit 2,500 ang dumating at bumalik sa kanilang mga tahanan sa lalawigan. Ang mga ito ani ay mahigpit na pinapayuhang sundin ng health protocols kabilang na ang pagsasailalim sa quarantine sa looban ng 5 hanggang 7 araw para sa mga nagnegatibo ang antigen test, habang ang mga nagpositibo naman na mahigit na 100 individual ay automatiko ani lang inihiwalay na at sasailalim sa 14 days quarantine kung asymptomatic, habang ang mga may simptomas ay nasa pangangalaga na ng kanilang DRRMOs. Sa ulat pa rin ng gobernador, magyaan niya tumataas ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan sa mga nakalipas na araw, kung kaya't nananatili ang panawagan sa mga Mindoreño na patuloy na sundin ang minimum health standards. Magbabalik po ang TV Net Newsline makalipas lamang ilang paalala. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good, and you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing, no more waiting. Alright, let's get the show on, come on. Can get any fresh, I know. Oh, it's wonderful. And all it takes is you and me, just right here at home. Oh, 'cause the best place in the world is still with you. I know. Right here with you. Oh, just here at home. Oh,
Create wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Sa ating police report, isang mekaniko ang huli sa isinagawang bypass operation na isinakatuparan ng Victoria Municipal Drug Enforcement Team sa pangunan ni Police Major Marfredo Dularte. Kasama ang ilang pang operatiba mula sa Army Provincial Drug Enforcement Unit sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Teofilo Awingan. Ang suspect ay kabilang sa listahan ng top 10 priority high value individual ng PNP. 39 anyos, isang auto mechanic at residente ng barangay Yutiboro, Socorro, Oriental, Mindoro. Samantala, upang matiyak ang integridad ng gagawing operasyon laban sa suspect, ay nagkaroon muna ng orientasyon ng operating team kasama mga tatayong testigo na kinabibilangan ng barangay officials at media. Isinagawang operasyon sa tabing kalsada ng Sitio Highway, Barangay Mabini, Victoria. Makalipas na ilang sandali matapos ang migsing pag-uusap ay pasimple nitong iniabot ang isang maliit na supot na naglalaman ng hinihilalang shabu kapalit ng kabayarang 1,000 piso. Dito sumugod ng arresting officer kung saan nagtakapan tumakbo ang suspect sa palayan, kundit ito'y nasukol din sa tulong ng iba pang operatiba. Matapos mapusas ay binasaan ang suspect ng kanyang karapatan bilang akusado at sinundan ng pagkapkap sa buong katawan. Sa presensya ng mga testigong barangay officials at media, ay nakuha sa posisyon ng suspect ang 4 piraso ng small heat seal transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu. Hinihinalang gayon din, nabawi din dito ang isang 1,000 peso bill na siyang ginamit bilang mark money. Kasong paglabag sa RA 9165 ang isasampa ng kapulisan laban sa suspect, nakasulupuyang nasa kusodiya ng Victoria MPS. Samantala, buhay pa rin ang diwa ng bayanihan, maging ito man ay sa gitna ng kalamidad o sa panahon ng pandemya. Paulit-ulit natin itong nasasaksihan sa tuwing may grupo na patuloy na nagmamalasakit sa kanilang kapwa. Sa gitna ng kalamidad sa panahon ng pandemya, nanatili pa rin buhay ang diwa ng bayanihan, lalo na sa mga Mindoreño. A 8 ng Setyembre, sa pananalasa ng Bagyong Julina, itinaas ang storm signal sa lalawigan, hudyat ng suspensyon ng biyahe sa mga pantalan ng Calapan at Batangas. Ang mga na-stranded na rolling cargoes at pribadong sasakyan umabot sa mahigit 100, kung saan ay 209 na katao rin ang kasamang na-stranded sa C5 Road, Santa Isabel, Calapan City. Agad namang namahagi ng food packs ang pamalaang panlalawigan sa mga ito, subalit hindi lamang ang PSWDO at PDRRMO ang nagbahagi. May mga pribadong grupo, individual rin ang nagpakita ng kanilang malasakit sa panahon na ito ng kalamidad. Isa sa mga ito ang Philippine Pharmacists Association o PPHA. Bukod sa food packs, sinamahan na rin ng grupo ng vitamins ang kanilang mga ipinamahagi. Nabatid nilang kailangan ng mga ito upang higit na mapalakas ang pangangatawan at resistensya laban sa banta ng masungit na panahon at pandemya. Pasasalamat at meeting naman ang naging tugon ng mga nabiyayaan. Matid nila na marami pa rin grupo tulad ng Philippine Pharmacists Association ang patuloy na sisibol sa panahon ng pangangailangan. Patunay na ang diwa ng bayanihan, kailanman ay di natitinag sa gitna ng kalamidad, maging ito man ay nasa panahon pa rin ng pandemya. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube, time lamang po ang Tigunet Newsline. Bisitahin na i-like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments and suggestions, mga balita at informasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumagpo lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli, si Jake Viray, at nag-iiwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.